Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga napakaraming problema ang pinagdadaanan sa buhay? Asya mga bossing, huwag niyo pong hayaan na isang buti lang ang inyo pong gagamitin na bawang. Kasi napakarami nga po, ibig sabihin talaga namang napakarami mga bossing. Kaya kailangan marami rin po mga bossing ko ang gagamitin nating bawang. Huwag niyo yung kaunti-unti lang mga bossing dahil marami nga kayo mga pagsubok. Or kaya gusto nyo, napakalaki po ng mga pangarap po ninyo, gusto po ninyo na kaagad po ito'y matupad. Bukod sa sipag at syaga, pananalig sa Malapanginoon, damihan po rin natin ng bawang mga bossing. Huwag lang yung paunti-unti para po ang blessing natin ay marami rin mga bossing. Kapag kaunti, kaunti rin din ang blessing. Charot! Ayan, kahit naman maliit mga bossing ko, yung ati pong gamitin bawang, pwede rin po yan. Pero kung marami kang bawang, huwag nyo nang tipirin ang inyong sarili. Gamitan natin ito ng marami-raming bawang mga bossing. Ngayon pa mga bossing, hindi lang itong aking pong bawang mga bossing. Meron din ako dito mga bossing, bukod pa po yan mga bossing. Marami akong bawang. Paborito ko ay bawang mga bossing, lalo na rin po pagdating sa usapin ng pampaswerte. Gato po inyo pong gagawin mga bossing. Harap sa may silangan ng 6:30 or kaya po yung alas 7 matatapos ang mga pampaswerte hanggang alas 8 kasi magbibilagpat po tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ang mga swerteng niyang numero or mga swerteng oras ay magdudulot sa atin ng swerte at makapagpataboy ng mga kamalasan. Halimbawa mga bossing, kung kayo po ay isa sa mga dumadaan sa mga karamdaman, problema, away-away ng inyong pong pamilya, problema lagi ay pera, napakahirap kumita ng pera, gamitan po natin ito ng bawang upang sa ganon kayo po mga bossing ko ay hindi po lagi namumblema sa mga ganyang usapin. Ngayon po mga bossing, asya harap na tayo sa may silangan, pero kapag po full moon, alas 7 or alas 8 ng gabi. At pag naman sa umaga nyo siya gagawin, mga bossing ko, 6:30, alas 7 hanggang alas 8. Basta harap lagi sa may silangan, lagi ang pampaswerte at hindi sa kanluran. Maging sa pagbibilang ng pera, mas mainam ay sa gawing silangan upang sa ganun dumami ng dumami ang pera. Ang kanluran ay lubugan ng sinag ng araw, ang sunod ng taglubog, tagbaba po yan at yan po ang sunod po niyan ay kadiliman. Kasi magagabi na, lumubog ng sinag ng araw, sunod ay dilim. Kaya hindi po maganda po dyan. Ang maganda, liwanag ng sinag ng araw sa umaga, pataas ang sinag ng araw, tagumpay sa buhay at sunod ay liwanag. Ngayon pa mga bossing, kaya sa may silangan tayo lagi haharap at titignan mabuti kung saan ka nagbibilang. Mas maina kung magbibilang ka ng pera ay sa gawing silangan ka magbibilang at instead na paunti ng punti ang bilang, parami ng parami mga bossing. Kahit paulit-ulitin nyo yung pera po ninyo, gawin nyo po ito parang bagong taon lamang na nakaharap ka sa may liwanag ng sinag ng araw. At para pumasok ang swerte, mas maina magbibilang sa tapat mismo ng pintuan ng inyo pong main door. Ang dulot po nito ay swerte. Ngayon pa mga bossing, kung kayo po naniniwala at nais nyo po itong gawin, subukan nyo na po ito. Huwag lang na po magpatumpik-tumpik pa. Proven po ito na napakaswerte. Ngayon pa mga bossing, harap po kayo sa may silangan at pagkatapos, mag-wish ka. Mag-wish ka, halimbawa, sa aking negosyo, dito na ako yayaman. Or kaya po ay sa aking, halimbawa, may mga niraraket kayo ngayon. Nag-aahinti kayo ng lupa or kung ano man pa inaahinti ninyo, dyan na po kayo magiging matagumpay sa buhay. Mag-wish na po kayo ng lahat ng gusto po ninyo na walang gamit na sana direct to the point. Pagtapos na po kayo mag-wish mga bossing ko, ibilad nyo lang ito hanggang alas 8 ng umaga at pagkatapos, pwede nyo siya ilagay sa ilalim ng inyo pong higaan, pwede rin kayo maglagay sa ilalim ng inyo pong unan. Ang dulot po nito ay swerte. Pwede ka rin maglagay ng ganito sa inyo pong bag upang sa ganun sundan po kayo ng kaswertihan. Pwede rin naman po mga bossing ko sa bulsa po ninyo, mag-ano kayo ng isang buti lamang, pwede na po yon. Pagkatapos, kung halimbawa ikaw po ay pumunta sa, halimbawa po ay sa ospital or kaya po sa mga sementeryo, ito po ay bago kayo dumating na inyong tahanan, ihagis nyo po siya or ilaglag sa inyo pong dinadaanan. Para, kasi alam nyo po ba sa ospital, syempre alam nyo na marami po mga ano dyan, mga pumapanaw, kaya mas mainam na meron kayong ganito para hindi kayo kapitan ng mga negatibo. Ngayon pa mga bossing, kung kayo po'y naniniwala at na-issue po itong gawin, subukan nyo po ito, proven po ito na maswerte. I-mindset nyo na mga bossing kung matapos itong gawin na kayo magiging matagumpay na sa buhay. Ilan po mga bossing, salamat po!